Noong pumunta kami sa Quezon City Circle, natawag ang pansin ko ng ilang works of art o mga sculpture ng traditional games o tinatawag ding laro ng lahi sa Pilipinas. Kaya nakatuwaan kong kuhaan ito ng video na tamang-tama kasi magagamit ko ngayon para sa vlog na ito. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga katutubong laro na kinalakhan ng mga katulad kong Generation X. Chinese garter. Ito yung garter na hawak sa magkabilang dulo ng dalawang taya. Tatawirin ito ng iba pang kasali sa laro nang hindi nasasalabid sa garter. Bawat round, pataas ng pataas ang garter. Naaalala ko pa, madalas tumatumbling ako noon para malusutan ko ang garter kasi hindi ako magaling tumalon. Luksong tinik. Katulad ng sa Chinese garter, may pagtawid o pagtalon din sa luksong tinik. Pero hindi garter, kundi ang paa at mga kamay na tuwing matatapos ang bawat round o kapag nakatawid na ang lahat ng dapat tumawid, halinhinang pinagpapatong-patong ng dalawang nakaupong taya upang tumaas ang nagsisilbing balakid na siyang kunwaring tinik. Dalawang team ang naglalaro rito at bawat isa nag-a-assign ng nanay na kadalasan yun yung may kakayahang tumalon ng pinakamataas. Tapos yung ibang miyembro ng team, ang mga anak. Karaniwang nilalaro ito ng mga kabataang babae. At sinasabing nagmula ito sa Kabanatuan City. Tumbang preso. Noong araw, kadalasang nilalaro namin ito sa gitna ng kalsada. Palibhasay, madalang pa ang mga sasakyan noon, lalo na kapag gabi. Kaya pwedeng-pwedeng gawin namin playground ang Nooy Marcos Highway. Tinatawag din palang presuhan sa Luzon at tumbapatis o tumbalata sa karamihang rehiyon sa Kabisayaan ang larong ito. Nilalaro ito ng mga bata gamit ang kanilang mga tsinelas upang tamaan ang lata sa gitna. Siyempre, may taya na in charge sa lata at manghuhuli ng ibang player na papalit sa kanya. Ngunit, ang player lang na may hawak na pamato o sariling tsinelas ang pwede niyang hulihin at kapag nakatayo pa ang lata sa tabi niya. Kapag kasi natumba ang lata, obligasyon niyang habulin at kunin ito para ibalik sa pwesto. Sa pagkakataong ito, makakatakbo naman at makakalusot sa kanya ang ibang players. Pero kapag nakatira na ang lahat, eto na yung pinaka-climax ng laro. Dahil pwede nang manghuli ang taya ng kahit sino, may hawak mang pamato o wala. Pero may mechanics din ang laro na dapat masunod gaya ng pagkakaroon ng linya na naglilimita sa player na titira. Ang paglabag sa rule gaya ng pagtapak sa labas ng linya at iba pa ay magbibigay ng pagkakataon sa taya upang siya naman ang tumira at ang lumabag ang maging taya. May kanya-kanyang version din ang magkakaibang rehiyon sa paglalaro nito, gaya na lang sa ilang rehiyon sa Kabisayaan at sa Southern Luzon, kung saan mas mahirap ang parte ng taya. Kasi dapat patayuin niya ang lata at ipatong dito ang kanyang pamato na kapag nahulog sa lata, hindi siya pwedeng manghuli ng ibang players, kundi dapat magmadali siyang ibalik ito sa pwesto. Eto, agawan ng buko, na kilala rin bilang agawang base o bilaran sa iba. Parang hindi ko matandaan na may naglaro ng ganito sa lugar namin noong bata pa ako. Siguro dahil bihira ang buko sa amin. Pero isang uri ito ng palaro na isinasagawa tuwing may handaan o kasiyahang pambata. At ginagamitan ito nang hindi nababalat ang buko o nito. At syempre pa, noong hindi pa uso ang mga computer o mobile games na may temang paglalabanan, isa marahil sa pinakapopular na laro ng mga kabataan ang paglalaban-laban ng mga gagamba. Naranasan ko to. Ngunit nagulat ako kasi
may mga bata pa palang naglalaro nito sa ngayon. At nakapanayam ko ang anak ng aking kaibigan at co-teacher. Siya si Zach, na mahilig sa mga laruang dinosaurs at mga panuuring may kinalaman dito. Idagdag pa na mas maalam pa yata siya kaysa sa kanyang mga magulang pagdating sa mga mobile apps at iba pa. Pero eto, at nakita kong may hawak na gagamba, kaya kinausap ko siya. Ang gagamba. Anong ginagawa mo dyan? Bakit nag-isa lang mo, Zach? Yung iba po, nagpinaglalabang ko. Ha? Yung iba, pinaglalabang. Nasaan nga? Nasaan yung iba? Yung doon, sa ano iba niya. Ibang mga dito. Kinakain niya. Nakain niya na. Dapat may box ka. Nandun po sa isa. Nasa? May itlog to, may itlog. Ah, nanay yan. Pero, ano, pinalag... Bili mo dyan? 10 po. Asan yung iba? Nandun sa sa box. Box mo? Pinatay niya na. Pinaglalabas. Dali, labas mo. Saan ka sa nakakabili niyan? School po. Sa labas ng school? Madaming ganito. Oh, tapos, eto, anong ginagawa niya? Pinaglalaban po, minsan. Minsan, pagkukondisyonin, paglalaban niya. Sinong kalaro mo sa ganyan? Mga kaklase ko. Kaklase mo? Hindi. Sabi daw. Sayang lang yung 10 piso niyo pag namatay. Hindi po. Kaya po. Sabi daw ni Papa, magtira daw ng 20. Pag nagawa ko daw sa isang linggo yung bibigyan ko 100, bibigyan gagambang salmon. 5. Limang salmon. Malalakas yun. Magkano ba on mo sa isang araw? 40 po. 40? Namamasahe ka ba? Hindi po. Naservice po ako. Wow. Magkano na ipapang merienda mo? Kahit ilan po. 30. Yung 10, tinitira mo para sa gagamba. Oh, ayos. Minsan 20. Dalawa yung binibili ko. So, paano kayo naglalaro ng gagamba? Anong ginagawa? Pinaglalaban? Opo, lalagay sa stick, sabay, ano. Wala ka bang wala ka bang stick ngayon? Nandun po sabay yung mga stick ko. Ay, ano ba yan? Tapos paglalabanin sana natin. Gagamba. Ha? May anak. Anong ipinapakain mo dyan? Ano po, malangaw. Pag kakain namin, lagyan ng ano, cotton buns. Oh, alam bread. Nila. Tapos mamamatay din lang yan, di kawawa naman siya. Pinapakain ko po lang. Minsan nakakaawa rin ang mga gagambang pinaglalaruan. Kasi may buhay din sila, di ba? Kaya lang, ano pa nga ba? Ay bahagi na rin ito ng ating kultura na ginagawa pa pala ngayon ng ibang kabataan. Relate po ba kayo sa vlog kong ito? Pa-comment naman kung ano ang mga naging karanasan ninyo kaugnay ng alinman sa mga traditional games na maaring nabanggit ko o hindi ko nabanggit dito. At kung hindi po kalabisan, pa-subscribe naman po sa aking channel at paki-hit na rin ang notification bell for my future uploads. Sana'y balik kayo dito sa channel ko. Maraming salamat po. Mabuhay!